Iniyan yung halaman. Cover mo yan. Say hi. Hi. Matanong ko lang kayo, pogi ba ang panganay kong si Levi? Please, comment down below. At kung hindi ka pa kasatisfied dyan, please, subscribe na. Ay, hinawak mo yan sa pototoy mo. Hey! Tapos hinawak mo sa akin. Let's play. Okay. Ang gagawin natin, Nak? Huh? Run? Okay, run. Ayan ang aking panganay. Hindi pa siya nagsasalita. He's 4 years old, turning 5 itong December po. Oh, bato naman yan, Nak. Don't throw, ah. Oh no! Mahilig niya magbato. Dadampot siya ng mga bato. Tapos ituturo niya doon. Pati yung laruan niya, tinatapo niya doon. Kaya minsan nagagalit ako sa kanya. Kasi ba naman eh, kanal yun. Tapos ako naman magdadampot. Kanal yun. Ayan, dito kami sa backyard ng bahay namin. Ayan. So, ayan, ito yung halaman ni nanay, ni mama. Tapos doon kami dati kumakain. Then may mga halaman pa dito. Diyan kami dati kumakain. Nagawan sa payan, ayan. Tapos gripo dito. Halaman. Pero maganda itong gawa ng ano, Christmas tree, Christmas light. And then diyan, ayan, aso namin. Pangalan niya ay Flinky. At ito ang I need somebody to hear, somebody to know, somebody to have, somebody. Hi. Levi. Hindi ka ba hinihintay ni Jeff? Hindi. Sabi ko lang na mag-ano siya. Mag-masya at saka mag-face shield. Alam ko na kung saan yan. Alam ko na kung saan niya dadalhin yan. Nagugutom yan. Slinky ba o Blinky? Slinky. Slinky. Hi. Ano yung mga buto-buto malang? Kakain niya. Kakain niya din yan. Ayan. Ipapakain ko sana kanina eh. Baka mamaya hindi nyo pinapakain ng ganun eh. Pinigka na malaki yun. Hindi pwede.
Okay na yan. Malaki na yan. Para hindi mag... Parang buntis siya. Paano malalaman? Malaki yung dede. Tema? Where's your bike? Oh no! Oh, wash your hand eh? Later eh? Wait lang na, wait lang. Ay, marka ng baha oh. Nalulunod to eh. Ay, sabi ko, marka ng baha. Ano masasabi mo, mami, sa ating benta ngayong araw? Matuman? Matuman. Hindi. Yun ang pinakamalaking benta. O sige, sabihin mo na sa kanila na balik na sila dito. Huwag na silang umalis dito sa pwesto natin. Oo nga. Kasi ulan ng ulan eh. Tapos maputik doon. Kaya better dito na lang sila. Balik na lang ulit sila dito sa highway. O sige na, imbatayin mo na sila. Hoy, balik na kayo. Sabi mo. Hoy, balik na kayo. Hindi na kami galit. Kailangan namin kayo dito. Kahit pa lista-lista lang tayo, no? Kasi dito, kasi dito yung may mga store ng mga meat. Kumukuha lang sila ng coffee, tapos lugaw, and nililista lang namin. Nilalagyan ko ng onion, garlic, may mga condiments dyan, and suka, paminta, saka matis, and then, yan, itlog ni Koy Sramil. Ayan. Ayan, ito yung coffee ko. Ayan. So, ayan yung mga coffee ko. 3-in-1. Cup noodles. Ayan. And then, after na mag-close kami, ayan, sisingilin na namin sila. Kaya, doon din yung lumalaki yung ano namin, yung benta namin. Kasi, saka sila mismo yung nagsasabi kung magkano yung mga nakuha nila. Kaya malaking tulong din talaga yung ano, yung pagkuha nila sa amin. Eh nga lang, nakakalungkot dahil umalis na sila. Sayang o. Oh. Yung pinakamalaking kita natin is 1-4. Wow. Parang OFW. Yung natin yung last day nila. Hindi yung pa. Naubos yung ganun, yung lugaw natin. Diba? Oo nga. Pero ganun pa man, ganyan talaga ang buhay. So mag-iisip na naman kami kung anong papakitaan namin. Hirap. Nung nag-umpisa kami, nahihirapan kami. And then, ito na naman. Sana meron kaming panibagong negosyo. Dito sa Pilipinas, kailangan lang ng diskarte, lalo na't ikaw ay galing sa ibang bansa. Ang perang inuwi mo dito, kahit budgetin mo o kontrolin mo, magagamit at magagamit mo pa rin. Lahat ay palabas ng pera dito. White thinker ka dapat, laging mag-isip, deeply and seriously. Isipin mo lagi na kailangan mong buhayin ang iyong pamilya, lalo na't may maliit ka pang anak. Mga gagatasin pa, kailangan mo lang nang merong kang pagkakakitaan. Mahirap lang sa simula, lalo na sa ating mga OFW, kung hindi mo nakasanayan isang bagay. Pero, ituloy mo lang,
pag naumpisan mo, tuloy-tuloy na yan. Ang sekreto, sipag at chika.